Okay, so welcome back mga mausay sa isa na naman nating vlog. Kasama natin ngayon si Dek. Sige, panag-talk, tadi kayo na-inform. Na ngayon ay halimaw na yung batang kasugi na dahil yung in-ignore. Wala. Saka si Sir BC. Ayan, isa pa. Nakahuli din siya, Asus din. Oh. So, Asus Gaming kami ngayon, ano? Walang isda eh. So, ganyan talaga. Tis-tis muna kami, no? So, maya-maya lang. Siyempre. Babawi kami doon. Ngayon, sinusulit lang namin itong mga asus ito kasi parang nasa ilalim lang namin eh. So, kung bago kayo sa channel ko, huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-subscribe, click ang bell para ma-notify kayo kung may bago tayong videos, okay? Teka muna, bago ang lahat. So, mag-shoutout muna ako. May gusto pala ako i-shoutout. Shoutout kina... Shoutout sa'yo, parang Jack. Okay. Wala, nahulog yung bato. Galing. Isdang, tawag nila dito isdang walang dangal. One eternity later. Oh, yes, mga mausay. Nakahuli tayo ng alimasag, no? Nakahuli tayo ng alimasag, mga mausay, no? Nakawit natin siya ng ano, spoon lure. Haha, daming alimasag na lumalangoy kasi. Oh, saan galing ito mga to? So, tingin ko ito hinahabol yung mga ibon, eh, no? No? Pa, limasag oh. Ito maliit yun eh. 3 hours later. So, mga mausay, no? Wala na tayong choice kundi talaga mag-asus. Ang title ng video natin na ito, gagawin kong asus vlogs. Wala na tayong choice, eh. Walang ibang isda ngayon kundi yan. So, hindi tayo pwede maging choosy. Ginawa na natin lahat, eh. Pabol tayo, bait and weight tayo, buhay na hipon, patay na hipon. Asus lang talaga meron. Saka yung dalawang bako kung naligaw na nahuli yung deck. Naligaw nga lang yun. Pag shot ata eh. Mga dalawang teenager na bako kung nagdi-date. Dapat kumain, nahuli pa. At saka bukod doon sa isang alimasag na nakuha natin sa ano, no? Sa... Ang tawag dito? Sa spoon. Sa Castmaster Lure. So, nag-iisang alimasag. Yan lang. Ganyan lang buhay natin. Antay-antay mo lang na may kumakalabit-kalabit na ganun sa line mo. Biwas konti. Retrieve. Moments later. Okay, so mga mausay. Hapon na, ano? Hindi ko rin alam kung ba't Torres. Pero alam ko binuwangan yan eh, yung area na yan mula doon hanggang dyan. Yan yung lumubog na bayan dito sa Malolos. Bayan na yan ng Malolos eh, parte na ng Malolos yung area na yan. Lumubog yan. Dati hindi yan lubog. So lumubog na lang yan. Climate change, global warming and all those stuff. Yan. Okay, so mga mausay no, yan yung simbahan na sinasabi ko. Yan. So, yan na lang yung natitirang. Hindi ko alam kung operational pa yan, pero yan na lang yung natitirang na parte yan, yung bayan na yan, na lumubog na, no?
Kasi di ba kung papansin niyo, laging ang structural design ng mga simbahan ay nakaparte, nakalagay siya sa pinakamataas na parte ng bayan kung saan man siya tinayo. So kaya nakalitaw pa yung church. Pero pag nag-high tide, alam ko umaapod din yan doon sa may hanggang doon siguro sa may pintuan or doon sa may second floor. And eventually pagka lumala pa, tumaas pa lalo ang tubig, eventually pati yung ubando baka lumubog na din yun, no? Mga mahusay. So yan yung rason kung ba't kailangan alagaan natin yung environment natin, no? Para maiwasan natin yung mga ganyang klase pangyayari. May mga coastal towns, coastal communities na lumubisan lumubog, gano'n? Hindi ko alam kung natatandaan nyo, pero sumilong na din kami dati dito, no? Hindi ko maalala kung aling Manila Bay video ba yun. Pero wala pa ako ng GoPro, mga mahusay. Alam ko, cellphone pa gamit ko na, nag-vlog ako ng mga panahon na yun. Ayan. So, binigyan ko lang kayo ng konting history tungkol dito sa lugar na to. Bakit may simbahan in the middle of nowhere na nakapalibutan ng tubig? Ano? Tatapusin yung video na yan. At nakita nyo naman ang mga nahuli natin. Puro Asuhos. Asuhos Gaming. Ang ano natin dyan. Tema ng video natin. Wala tayo masyado na pala. Nakakuha lang tayo ng mga Asuhos. Tsaka mga dalawa yata alimasag. Buti na lang na-arbor ko yung mga tirang pamahain namin. Kasi malaki yung hipon na nabili namin. So, yun. Minsan talaga ganun. Hindi lagi-lagi Christmas. Diba? Pero dahil maikli lang itong video na to, meron tayong good news. Siyempre, meron tayong motivational advice. So, itong motivational advice na to, galing to kay Confucius. Hindi ko alam kung kilala niyo si Confucius ha, pero isa siyang philosopher at saka politician dati sa China noong mga around 500 BC, kung hindi ako nagkakamali. Correct nyo na lang ako dyan sa baba kung mali ako. Comment kayo dyan. Pero ito yung apat na motivational quotes na favorite ko galing sa kanya. Okay? So, yung unang motivational quote, ang sabi niya, when it is obvious that the goals cannot be reached, don't adjust the goals, adjust the action steps. So, ano ibig sabihin nun, mga mokusay? Ibig sabihin nun, kunyaring goal mo is, for example, mag-promote bilang manager, or tayo sa YouTube, gusto natin maka 10,000 subs by, hopefully, by birthday ko, May, maka 10,000 subs. Anong kailangan natin gawin? Paano pagka malapit na yung goal na eh? Malapit na yung goal natin, pero hindi pa natin, malayo pa tayo, hindi pa natin naaabot. Ibig sabihin, hindi natin kailangan babaan yung goal. Ibig sabihin, kailangan natin i-adjust yung sarili natin. Okay? It's either kailangan natin mag-improve, kailangan natin magsipag, doblehin yung effort, mag-improve sa pag-edit, mag-bumilis sa pagpapalabas ng mga vlogs. Ganun talaga. Or sa kung sa trabaho naman, kailangan mo mas pumasok ng maaga, ng extra isang oras, or kung ano man. It is up to you, mga mahusay. Kasi, lagi na natatandaan na, pag binabaan natin yung standard natin na goal, ibig sabihin, dinadaya natin yung sarili natin. Pero, pag nandun pa rin yung goal, same level, ibig sabihin, tayo yung kailangan mag-adjust at mag-improve para maabot tong goal na to. Para maging pantay, maging par. Okay? Ganun dapat tayo. Hindi dapat tayo nagbababa ng goals natin. Kunyari, may target tayo. Dapat ma-achieve natin yung target na yan. No matter what. Ngayon, kung sa tingin natin, hindi aari, hindi talaga kaya ma-achieve yung target na yan. Baka kailangan natin i-adjust yung sarili natin, di ba? Or yung action plan towards doon sa specific na goal. Ito yung pangalawa. So, the man who moves mountains starts by moving stones. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Yung mga tao, if we aim for greatness, we have to start somewhere. We have to start small towards the big things. Di ba? Dapat hindi tayo, hindi natin siyempre pwedeng umpisaan na malaki agad. Di ba? Sabi nga sa Milo, great things comes from small beginnings. Di ba? Di ba yung mga basketball player, yung mga sila, ganyan sila Kobe Bryant.
mahusay ba agad siya? Di ba, hindi naman. So, nag-umpisa siya sa training, sa sarili niya. Saka discipline, di ba? Dinisiplina niya yung sarili niya para ma-achieve yung greatness, great status na meron siya sa basketball. Ganun talaga mga mahusay. Hindi talaga laging nag-umpisa na mahusay agad. Unti-unti yan. Pero ito lang ang isang bagay na sure ako mga mahusay. Na lahat tayo is destined for something great. It's just that, kailangan lang natin hanapin kung saan tayo mahusay or saan tayo dapat nag-i-excel at doon tayo mag-focus. Okay? Or kung sa tingin mo, eh, diyan ka masaya sa ginagawa mo na yan at tingin mo naman eh, okay yan, productive ka, hindi ka pabigat sa lipunan, edi mag-focus ka dyan and eventually, magiging sobrang galing mo din. For example, kung sports man yan, music, arts, vlogging, opisina, or kung ano pa. Okay? So, pangatlo na. So, it doesn't matter how slowly you go, as long as you do not stop. So, gaya ng sinabi ko kanina, may kinilaman to dun sa number one natin eh, na you need to adjust your action plan. And yung number two, na you need to start somewhere, or you need to start with something small. Kasi, di ba, pag nahihirapan ka na, basta as long as dire-diretso kang ginagawa, kung ano man yung kailangan mo gawin, you would definitely improve. So, hindi mo kailangan ibaba yung standard na goal. So, kailangan mo lang dire-diretso gawin. And definitely mag-improve ka. Pangalawa, pag hindi ka tumitigil, syempre, kahit maliliit lang yung mga efforts na ginagawa mo araw-araw, eh may epekto yan dun sa gusto mong ma-achieve. Kahit na anong mangyari, as long as dire-diretso ka, hindi ka tumitigil, eh maaabot at maaabot mo yung goal na gusto mong puntahan. Aga, para lang yan na, ano eh, naglakad ka mula dito sa bahay namin hanggang SM Mega Mall. Oo, malayo. Pero, pag hindi ka tumigil ang kakalakad, makakarating at makakarating ka dun. Okay? Ganun lang yung point dun. As long as you do not stop, eventually, you'll get there, mga mahusay. Kung ang goal mo is umaman, as long as hindi ka tumitigil sa kakatrabaho, ginagawa mo lahat ng pwede mong gawin. Bukod sa nagtatrabaho ka na, nagninegosyo ka pa, tapos tumutulong ka pa sa kapwa mo, eventually, ma-achieve at ma-achieve yung mga goals na gusto mo ma-achieve. Ano? So, yung pang-apat at pinaka-importante sa lahat, the more the man meditates upon good thoughts, the better will be his world and the world at large. So, ano yung ibig sabihin? Yung lagi ko sinasabi sa inyo dati, mga mausay pa, na good vibes lang lagi. Happy thoughts, good thoughts. Kahit anong mangyari sa paligid natin, oo nga, may COVID-19 ngayon. Pero, lagi natin tatandaan na dapat hindi tayo naapektuhan ng, hindi tayo nagpapanik, hindi tayo naapektuhan ng mga ganong klaseng negativity. Kasi, lagi natin tatandaan na, good thoughts brings good fortune. And it also brings happiness. Diba? Ikaw ba, nag-isip ka ng maganda, may naisip ka? For example, may gusto kang kotse, naisip mo magbuting gusto ng kotse, mapapangiti ka, di ba? Pero pag iniisip mo na, hindi ka magkakamali, malulungkot ka. So, dapat yung good thoughts lang iisipin mo. And eventually, sabi nga sa'yo eh, when you're spreading out good vibrations around you, eventually, lahat ng gusto mo lalapit sa'yo ng kusa-kusay. Minsan nga, pag may gusto ka, sobrang gusto mo, kahit wala kang pera, magkakaroon ka eh. Pagka talagang positive yung thinking mo na magkakaroon ako niyan, magkakaroon ka eh. Diba? Naranasan nyo na ba yun mga mausay na yung meron kang isang bagay na gusto-gusto mo. Tapos, hindi ka nalulungkot na wala ka nun. Natutuwa ka tuwing nakikita mo siya. And masaya ka lang na alam mo lang sa sarili mo na magkakaroon ka ng ganun balang araw. Tapos biglang dumating na hindi mo malaman kung paano nangyari. Oh. Diba? Kasi alam nyo mga mausay, kami, nung kailan ba yun? Nung mga nakaraang buwan lang, wala kami pambili ng TV. Gusto namin ng TV. Wala kami pambili ng bagong TV. Kasi yung TV namin, yung sinaunang
TV pa na, yung hindi flat screen. Yung parang CRT type yata yung tawag doon, or yung tube type na TV. And then eventually, gusto namin ng TV, pero we don't mind na kahit wala kaming TV, okay lang. And then, basta masaya lang kami, gusto lang namin ng TV, tuwing nakita kami lumalabas kami, tinitingnan namin yung mga TV, okay naman. Pero hindi kami nagmamadali bumili kasi nga mahal. Normally, nakikita namin parang mga nasa 20,000. And then, bigla na lang, if I'm not mistaken, 2 weeks ago, nagkaroon kami ng TV. May nagbigay, binigyan ako bigla ng tito ko ng TV. Out of the blue, may nagbigay sa akin ng flat screen na TV. Malaki, para mga 45-50 inches. So, binigyan ako ng TV, di ba? Doon, may TV na ako. Tapos, ngayon, may raffle doon sa school ng anak ko. Yung anak ko, sumali siya ng Mr. Pogi or yung beauty pageant sa school nila, lalaki yung anak ko. Sumali siya doon. Tapos, nung draw na, nanalo ulit kami ng TV. So, tingnan nyo na, kakaiba yun na. Di ba, pag meron kang gusto, kahit wala ka talagang pambili niyan, at masaya ka lang, hindi mo iniisip na hindi ka nag-aalala na kailangan magkaroon ako nito, hindi mo pinupursige, pero alam mo na gusto mo yun at meron ka lang happy thoughts sa paligid mo, eventually bibigay sa'yo eh. Maniwala ka mahusay. Subukan nyo lang na isipin nyo lang everyday na meron kang yung mga bagay na gusto nyo, isipin nyo lang. Pero huwag kayong magkakaroon ng despair. Yun kasi yung mahirap dun eh. Yung makaramdam ka na nagkakaroon ka ng despair o yung nagiging desperado kang magkaroon. Hindi dapat gano'n. Basta titingnan mo lang. Okay lang naman, titingnan mo lang. Tapos masaya ka lang na nakikita mo siya kahit wala ka pa nung item na yun. And we visualize mo lang minsan-minsan na meron ka na nun. Ano kaya ang pakiramdam na meron nun? And eventually, minsan-minsan, bigla na lang darating sa'yo. Hindi mo malaman kung paano nangyayari. Agaya ng iba kong gamit din pag fishing. Alam niyo mga mouse, wala naman akong pabili ng mga yan. Lahat ng yan, ha? Wala akong pabili ng yan. Pero, usang-usang nagkakaroon ako. Hindi ko din alam. Minsan nagkakaroon akong pabili, bigla-bigla. Minsan naman, may nagbibigay sa akin. Actually, madalas, bigla na may nagbibigay sa akin out of the blue. Or minsan, nagkakaroon ako bigla ng pabili out of the blue na hindi ko naman alam paano basta-basta nangyayari. So, alam niyo yun, siguro maraming di maniniwala sa inyo sa The Secret. Dun sa, kailangan mo lang maniwala, magkakatuwa. Totoo yun, mga mungsay. Mali kasi yung conception ng iba na tutunganga ka lang tapos magkakaroon ka na. Hindi ganun yun, mga mungsay, ha? Pero, one thing's for sure. Eventually, when you're happy, you produce good vibes, you share your good vibes to the world, eventually, may babalik at babalik sa'yo, may darating at darating sa'yo na bagay na gusto mo. Okay? So, dyan lang muna tayo mga mahusay. Maraming salamat sa pagsubaybay at maraming salamat sa panonood ng vlogs natin. Kita-kits ulit tayo sa susunod.